happy, 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 happy Thursday po sa inyo, mga torpedoes, aficionados, and of course, sa mga tropa natin dyan, sa mga kapatid nating Triskilyo na sumusubaybay dito sa Heart Journals. And of course, ako po ang inyong RJ Guapito na magbibigay sa inyo ng ilang mga tips, no? Tungkol sa mga relationships ninyo, no? Kung mga pinagdadaanan man kayo dyan, no? Eh, nandito lang naman po ako, no? Para magbigay sa inyo ng ilang pwede natin pagkwentuhan ngayon, no? Ano bang ating pagkukwentuhan ngayon? No, simple lang, no? Ang pagkukwentuhan natin ngayon is tungkol dun sa ating mga ex. No, okay, so paano nga ba natin magiging isang best friend o kaibigan ex natin? No, kasi minsan nagkakaroon tayo ng problema sa mga ganyang usapin, eh, no? Kasi akala natin meron pang feelings or baka mamaya eh makasakit lang tayo, yung mga ganung bagay ba. So ngayon, pagkukwentuhan natin paano ba ang best thing para maging magkaibigan kayo ni ex, no? And maiwasan natin yung sinasabi nga natin na alam mo na yung madalas na reconciliation na wala naman tapos away pa di pa rin, di ba? So ngayon, no, yun yung ating pagkukwentuhan, no? So ano ba yung anim na paraan na po pwede natin gawin para yun nga si ex ay atin ng ano, no, atin ng maging kaibigan, maging best friend. So yan yung ating pag-uusapan ngayon, no. Alam niyo, napakahirap maging kaibigan ng isang naging karelasyon mo, more than a friend, no? Kasi nasanay tayo na yun nga, no, yung ating relationship intimate, may physical contact, may mga lambingan at saka mga alam niyo yun, no? Pero kasi minsan kailangan nating tanggapin sa ang katotohanan na hindi na tayo pwedeng maging more than friends, no? At yun yung ating minsan nakakalimutan, no? Ay nakakalimot tayo, then akala natin may relationship pa tayo sa kanila. So yun, ang ending, instead na maging maganda yung relationship natin as friends, ay mas lalo lang lumalala at nagkakaroon ng problema. Especially kung meron na kayong bagong mga karelasyon, no? Yan yung mahirap kasi may bago na kayong karelationship tapos andito pa si ex, dumi-display pa. So how you will handle that thing, no? Siguro number one na pag-usapan natin sa ngayon, ano ba yung una mong dapat i-consider kapag kayo ni ex, gusto mong kaibigan na lang, no? Siguro, number one, spend time na hiwalay muna kayo, no? Meaning, mas bigyan mo ng oras yung sarili mo, mas bigyan mo ng oras yung pag-improve mo sa personality mo, no? And, yun, kasi alam mo, for so long, you consider yourself as the other half of a relationship, no, of a couple, no. And yung ex mo, yun yung the other half naman na kahati mo. So ngayon, it's time for you to think and convince yourself that you are two separate persons already. You're no longer a couple, and may pagkakaiba kayo, no. Hiwalay na kayo, no? So when you spend time separate to each other, no, hindi na kayo masyadong nag-spend that time together, and you spend more time with yourself and other friends, doon mo makikita na yun nga, no, yung relasyon nyo, ikaw mismo sa puso mo, hindi mo na siya masyadong hinahanap. Kasi yun ang mahirap, eh, kapag nasanay ka kasi na kasama mo siya, no? So ngayon, sanayin mo yung sarili mo na hindi mo na siya kasama. Sanayin mo yung sarili mo na ikaw na lang, no? Ikaw na lang ang nandyan sa kumbaga out na siya, no? Sanayin mo yung sarili mo na laging ikaw na lang yung nagsosolo, no? Or you go out with friends, no?
other friends na hindi siya yung kasama mo, no? So, sa ganun kasi, nakikita mo sa sarili mo na meron ka palang, kumbaga nadi-discover mo uli yung sarili mo. Kasi, this period in a relationship, natapos na yung breakup eh. No? Nagkalinawan na kayo na gagalang ninyo ang individuality ng isa't isa and you will go your separate lives. So, ano yung magandang gawin, no? Para kayo naman, eh, medyo maging in good terms naman. Ayun, kumbaga kahit naghiwalay na kayo, eh, andyan pa rin yung magandang samahan, no? So, just consider na this is a temporary, ano lang, no? Kailangan mo lang kasi talagang mahanap yung sarili mo ulit. Kasi, sometimes when you go into a relationship, no? Nakakalimutan mo yung individuality mo. Nakakalimutan mo yung iba mong potentials, no? Kasi nga, nililimit mo na yung sarili mo dun sa isang bagay kung saan na, yun, you think it's better to have that person in you as more than a friend. Pero minsan, mas maganda, mas healthy pa nga yung friends lang kayo, no? So, ito, no? Kapag lumabas ka kasi na hindi na siya kasama, you spend more time separately, no? You can have your things, you can have your activities with other friends. You learn to appreciate your friends, your other friends. Kasi nung time na magka-relasyon kayo, mas priority mo siya. So kapag nagyayaya ang barkada, nagyayaya si ganito, si ganyan, no? Tina-turn down mo because priority mo siya. Even your own family, no? Pamilya mo, kapatid mo, father mo, magulang mo, mother mo, inaano mo sila eh. Tinatabi mo sila kasi nagiging priority mo siya instead na yung family mo. So ngayon, na you spend time with the other people, ano, kaysa sa kanya, mas maganda yon, no? So, mas nag-excel ka ngayon sa sarili mo. And, of course, this is also your time to discover other things na yun nga kaya mong gawin, no? Kasi sometimes may mga reasons eh kung bakit kayo naghihiwalay, no? It's either this could make you a better person, this incident, or there's much better thing that will happen between the two of you later on. So yung mga ganung bagay, no, just consider, no, na itong time na to na pag-spend yun ng oras ng hiwalay is to heal your wounds. This is the time for you to heal your wounds. Diba? Kasi nga, break up na yan eh. Nung nag-break up na kayo, and tanggapin mo na yun, that's already a break up. No? Eh, kung may kiss and make up, it's up to you, pero kailangan mong tanggapin na nagkaroon kayo ng breakup. Di ba? Kumbaga, wag mo nang bigyan yung sarili mo ng false hope na magkakabalikan pa kayo. No? So, for that time na ganun na yung mangyari, no? Itong pag-iwalay nyo, magiging ano to, that will make your heart, no? Hard. No? Kumbaga, makakatulong to para patigasin yung puso mo towards the person. And, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, pumasok sa isip mo na, uy, hindi pala kami couple na. And I'm no longer the other half of a couple. I am an individual. I am a whole myself. No? And this will also, kasi minsan, di ba, sobra nating binigyan ng pag-importansya yung partner natin na tayo mismo hindi natin binibigyan na ng importansya yung sarili natin. So this, spending your time separate from that person na boyfriend mo dati, ex-boyfriend mo or ex-girlfriend mo, no, will happen na kumbaga ito na yung pagkakataon na ikaw naman, mahalin mo naman yung sarili mo. Di ba? So, that's how
to start with, no? Layuan mo muna. Lumayo ka muna dun sa ex mo, no? Even if he or she insists kung talagang desidido ka nang ipaghiwalay and hanggang kaibigan na lang ang gusto mo sa kanya, no? Lumayo ka. No, kahit na ipukpok niya pa yung sarili niya na sabihin niya na gusto niya makipagbalikan sa'yo, humiwalay ka muna sa kanya. No? At ikaw naman, kung ikaw naman ay tinry mo nang maghabol, no? Pero sinasabi pa rin nung tao sa'yo na hindi na, ayoko na, tapos na tayo, maging magkaibigan na lang tayo, hindi, respeto mo rin yun. At ikaw rin, mag-move on ka na. No? Go on with your life. No? Spend time with other people. Spend time with yourself. Yun. No? And later on, pwede kayong magkita ulit, no? Kapag healed na yung mga wounds nyo, and be friends. O, diba? Okay. So, another one kasi, no? Tayo kasi, meron tayong tendency na hindi natin tinatanggap yung nangyari na eh. Nangyari na yung nangyari, no? Magka-relasyon kayo, pero nag-break up kayo, so tanggapin mo yung breakup na yon. Kasi kung hindi mo tatanggapin yung breakup na yon, kung hindi mo i-acknowledge yung may ganung pangyayari, later on, magiging problema mo yan. Kasi baka mamaya siya, nakamove on na, siya, masaya na sa buhay niya, ikaw, ayun, no? Looking forward ka pa rin, bitter ka pa rin, no? Sa mga nangyayari, no? So, acknowledge mo na merong broke up na nangyari. No, nag-break na kayo and magkaibigan na lang kayo. Kasi kung hindi mo i-acknowledge yung ganung situation, yung ganung pangyayari, no, hindi mo tatanggapin yan, wala. And isipin mo na may dahilan kung bakit kayo naghiwalay. No, there's always a reason for breaking up, no? And no matter what happened, no matter kung ano nangyari, maganda man o hindi maganda, naghiwalay na kayo and naghiwalay na kayo, tapos na yun. No? Ngayon, no, lagi mong tatandaan na may dahilan kung bakit kayo naghiwalay. No, it's either kung nagkaroon ng third party. No? Kung nagkaroon ng third party, di ibig sabihin, naghiwalay talaga kayo. No? Dahil merong infidelity in the part of another half nung partner, nung couple, no? Nung ninyo as a couple. So, yun, the other half, kung nagkaroon ng infidelity, tandaan mo rin yun. No? Lagi mo tandaan yun. No? Patawarin mo siya, pero never forget. Forgive, but never forget. Yan ang tatandaan nyo. No? Ibig sabihin, no, you must learn your lesson from that. No, kung nagkaroon ng cheating, kaya kayo naghiwalay because nag-cheat yung isa sa inyo, no? Lagi mo tatandaan 'yun. Kasi nang sa ganun, no, kapag na-accept mo na yung ganung fact na kayo ay naghiwalay dahil may patinding rason yung paghihiwalay ninyo, is pag nakita uli kayo, doon na magkakaroon ng development yung friendship, no? Kasi pwede mong napatawad mo na siya. Pero since nagkaroon siya ng pagkakamali, no, or nagkaroon ka ng pagkakamali, no, hanggang friendship na lang yung magiging relationship nyo for this time. Kasi nung time na binigyan kayo ng pagkakataon to be more than friends, hindi nyo inalagaan ng maayos ang isa't isa. Ganun lang, no? So, may mga senaryo na talagang masama yung hiwalayan. No, masama yung eksena, napaka brutal or napaka, alam mo yon, napakasakit, napaka painful, no? And pagka ganun kasi, ang hirap i-restore ng friendship. Pero katulad nga ng sinabi ko, no, it takes time to heal, eh, no? Once na naka-heal na kayo, pwede ninyong gawing pwede uli kayong maging magkaibigan. Sometimes it takes time for you to be more accept your ex as a friend, no? Kasi nung nag-jump kayo into a relationship, no, and hindi naging maganda yung takbo ng relasyon ninyo, na salvage noon pati yung friendship niyo.
yan ang mahirap eh. Lalo na kung nagsimula kayo as friends, tapos nagkaroon kayo ng relasyon, yung friendship ninyo, ayun, no? Sinira lang ng isang relationship na hindi naging successful. Nakakapanghinayang. Kaya minsan maraming ayaw or maraming takot, no? Na kaibigan nila maging ka-relationship nila. Kasi baka masayang yung pagkakaibigan. Pero ganun yun eh. Reality bites. Talaga may mga ganun pagkakataon. Ngayon, no? Ano yung gagawin nyo pagka ganun? Na napaka-hard nung nangyaring hiwalayan. Yun, katulad nga ng sinabi ko, just let time heal the wounds. And pag dumating yung panahon na magaling na ang mga sugat nyo, pwede na kayong maging magkaibigan. And pwede naman mangyari yun, di ba? Anytime, no? Advanced na ang technology ngayon. Kung nagkaroon kayo ng block kung block noon, eh pwede naman na i-restore yung na-block. No? I-unblock ka na naman, no? And pwede mo nang magawa ulit yung pagkaibigan. Ganun lang yun, no? May mga tanggap yung acceptance kasi kailangan accept, i-accept mo eh. I-accept mo sa sarili mo na hindi na kayo nag-work out eh. And it seems that breaking up is the only solution. May mga situations talaga na ganun, na you need to accept it na hindi na kayo mag-work out. May mga bagay na hindi talaga itinakda para sa isa't isa. And maybe yung relationship nyo hanggang dun na lang talaga siya. No, based on your karma, based on your situation. No, so yon. And ano pa ba? Yon, another thing is you should schedule, no? Kung sakali man na mag-agree ka na makipagkita na sa kanya, be sure na makikipagkita ka sa kanya, no, in public. No. Don't ever meet your ex in a private area, no? Sa lugar mo, sa bahay mo, or kahit saan man, don't ever meet your ex there. Kasi, pag ganun ang ginawa mo, sigurado, kung pwedeng may mangyaring pagkakamali. Especially, lalo na, no? Kung yung ex mo may iba ng karelasyon, no? Hindi na single, at ikaw rin, meron ka ng iba rin pananagutan sa buhay. Better, no? It's better na, yun nga, no? Wag na wag kayong magkita in private or sa lugar na alam nyo sa sarili nyo malapit lang sa mga bahay nyo or sa kung saan mang lugar na pwede kayong magkayayaan. No? Yun lang. No? Don't ever make that mistake. No? Kung makikipag-usap kayo, try na makipag-usap sa lugar kung saan yun nga. No? Kung saan mas better kayong makakapag-usap na hindi kayo magja-jump dun sa ibang bagay na alam nyo na, hindi na dapat gawin ninyo dahil hindi na kayo couple. No? Unang-una, avoid holding physical contact. No? Kasi dyan nagsisimula yan, yung mga hawak kamay, ganun. No? Avoid that physical contact. Then, another one is avoid yung pagpunta sa mga lugar na dati yung pinupuntahan nang nagde-date kayo, no? And especially avoid meeting your ex at your home apartment or sa isang lugar na alam niyo sa sarili ninyo pwede kayong magkaroon ng private, quote unquote, private moment together, no? Kalimutan nyo na yung romance, yung romantic ano ninyo, no? Kailangan mo ngayon is mag-focus sa kung ano yung present and kung ano yung gusto ninyong i-establish now. Nag-establish kayo dati ng romantic relationship, however, it didn't work. So ngayon, this is the time for you to establish another relationship, which is the friendship na baka this time mag-work siya. Okay? Then, another one. No, huwag mo silang tinatawag na ex.
no? The better na hindi mo sila tawagin na ex kasi na tinatawag mo sila na ex, the more mong pinupunto sa sarili mo na nagkaroon kayo ng relasyon. Although it's a reality, but sabi ko nga, law of attraction, no? And law of attraction said na itong ex ko, no, eh hanggang dito lang, no? Wala na akong pakialam, no, sa kanya na kung sa more intimate na relationship ang pag-uusapan, no? Kailangan tanggapin mo sa sarili mo na hindi mo siya, although ex mo siya, kaibigan mo pa rin. So, yun. While it's true that this person is ex mo nga, yun nga, kailangan maging malinaw na magkaibigan na lang kayo. No? And huwag mong isipin yung sarili mo na, alam mo yon. Kasi minsan meron tayo yung binibigyan natin yung sarili natin ng false hope. Eh. 'Di ba? Ito, tip ko lang sa inyo. Kung kayo hindi pa kayo handang makipagkaibigan, let's say alam niyo sa sarili niyo na may nararamdaman kayo, no, sa sarili niyo. No, eh yun nga. Kumbaga, kung nararamdaman mo pa rin more than friends dun sa iyong ex, pero siya gusto na lang niya friendship, medyo siguro tama na rin yung sinasabi ko na umalis ka muna, lumistansya ka muna, kasi masasaktan ka lang. The more na sinisiksik mo yung sarili mo sa isang tao na ayaw nang makipagrelasyon sa'yo, kawawa ka lang, no? So, wag mo na rin sinasabi yung, wag mo na, kumbaga, law of attraction, the more that you're saying that it is your ex, the more that nire-remind mo yung sarili mo na nagkaroon kayo ng relasyon. So, the more na sinasabi mo yon, the more na bumabalik sa'yo yung mga memories nyo as mga couple. So, better na sabihin mo na lang sa sarili mo na you have found a new friend. Diba? Sa kanya. No? Wag mo nang ipaalala sa kanya na naging mag-ex kayo, na naging lovers kayo before. No. Ngayon, kung sakali man, kasi pagka ganun, baka lumayo lang din sa'yo yung tao. Kasi karamihan ng mahilig mag-ganyan, no, eh meron pang nararamdaman dun sa tao na yun. That's why, parang lagi niyang pinapaalala yung relationship dun sa tao na yun. So that yun, no? Kumbaga, effort, no? Yung effort ng isa na makamove on kayo and mag-jump kayo and become friends, nagiging iba tuloy yung dating, no? Ngayon, lagi mong isipin na ang gusto mo lang maging in good terms kayo, pero ayaw mo na mag-jump doon sa ganun na more than friends. Diba? Siya rin ganun. So, lagi mong iisipin yun. Lagi mong inatanim sa isip mo yun. Na magkaibigan na lang kami, magkaibigan na lang kami. And, wala na akong ibang aim, kundi maging maayos lang yung breakup namin. Kasi may pinagsamahan din naman kami. And, maging magkaibigan kami. No? Sayang din naman kasi na meron kaming nabuong magandang samahan. No? Kumbaga, magiging safe ka na roon. No? And siya rin safe. And of course, pag nagkaroon kayo ng karelasyon, mas magiging safe din both of you. No? Kasi, kung meron kayong bagong relationship, tapos alam nung bagong relationship ninyo na meron kayong dating, ano, wala namang problema yon. Pero, the more na pinapaalala mo doon sa tao na ano ka, no, na meron kayong naging relasyon dati, mas nagiging mahirap para doon sa taong yun. No? Especially sa mga karelasyon nyo, naintindihin kayo. Diba? Baka isipan pa kayo na hindi maganda. No? Ah, ito yung pinakamatindi. Pag ex-ex na, kung may mga dati kayong ginagawa nung magkarelasyon kayo, ngayong hindi na kayo magkarelasyon, hindi nyo na dapat ginagawa yun. Katulad na sinabi ko kanina, kaya nga hindi kayo dapat nakikita doon
sa apartment, sa bahay, o sa mga lugar na dati yung pinagdidatan, o hindi kaya sa, alam mo yun, sa mga pribadong lugar, no? Avoid flirting sa kanya, no? Ex mo siya, pero kahit ex mo siya, probably treat them with respect, no? Treat them with respect. And kung naka-move on na kayo, no? Huwag kayong maging flirt sa isa't isa. Mag-ex na kayo eh. Mag-imagay kaibigan na lang kayo. Number one, no touching of any body parts. Kahit anong mangyari, sikapin nyo na hindi ninyo hahawakan kahit na dulo ng daliri ng ex nyo. No? And most probably, no sex. Huwag na huwag kayong magsisex. No, iwasan ninyo yan. And para maiwasan nyo yan, iwasan nyo mag-inuman ng kayo lang dalawa. No? Mas maganda na kapag lumabas kayo, instead of drinking alcohol or what, no, eh, magkape na lang kayo, coffee shop na lang kayo. Kasi, baka makalimot kayo pagdating ng time na yon, na nakainom kayo. Ano, off guard kayo, yun pala. No, nalasing kayo, and nung nalasing kayo, ayun, ginawa nyo na naman yung bagay na hindi nyo dapat gawin. Tandaan nyo, no, kapag hindi kayo couple, sex will just make everything worse sa inyo, no, sa situation ninyo, no. Lahat ng kahit nakatiting na sexual attraction between the two of you, kailangan mawala yan. Itapon nyo yan. Kasi pag meron pa rin kayong physical attraction sa isa't isa, then your relationship will not work. That friendship na ina-aim nyo, hindi nyo ma-aim yan. Kasi nandun pa rin yung physical attraction. And, mapu-fall at mapu-fall lang kayo doon sa lagi pa rin kayong gumagawa ng kababalaghan kahit may iba na kayong karelasyon. Ito yung tinatawag na, ano, friends with benefits? No. Mas magandang wala. Kung friends, friends. Kung mag-ex, mag-ex. Kung magkarelasyon, magkarelasyon. Okay. No, maganda sila, attractive sila. Once na nahumaling ka sa kanila noon, ngayon nahumaling ka pa rin. Pero, tanda mo, break na kayo. Yan lang lagi mo yung sabihin sa sarili mo. Break na kami. And I don't want them, or him, or her, to take advantage of me. Diba? At saka isipin nyo kung meron na kayo...